Si Manuel Roxas ay ang ikalimang pangulo ng Republika ng Pilipinas at ikatlo at huling pangulo ng pamahalaang Commonwealth na nagsilbi mula 18 ng Mayo taong 1946 hanggang 4 ng Hulyo taong 1946 at ang unang pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas mula 4 ng Hulyo taong 1946 hanggang sa kanyang kamatayan noong 15 ng Abril taong 1948. Pero sino si Manuel Roxas? Si Manuel Roxas ay isinilang sa Roxas City Capiz noong 1 Enero taong 1872. Si Manuel Roxas ay bunsong anak ng mag-asawang Gerardo Roxas Sr. at Rosario Acuña. Una siyang nag-aral sa paaralang bayan ng kanilang lugar. Pagkatapos, nag-aral siya sa St. Joseph's College sa Hong Kong. Noong 1909, nag-aral si Roxas sa Manila High School na siyang paaralan ng ilang naging presidente ng Pilipinas tulad ni na Jose P. Laurel at Elpidio Quirino. Si Roxas ay nag-aral ng abogasya sa Universidad ng Pilipinas at nagtapos bilang valedictorian noong 1913. Nang taong ding iyon, ay kumuha siya ng pagsusulit sa bar kung saan si Roxas ang nakakuha ng unang pwesto na may markang 72%. Humanga si Cayetano Arellano sa kanyang record sa bar examination, kaya kinuha siya nitong pribadong sekretaryo noong 1913. Habang nagtratrabaho bilang sekretaryo ni Cayetano Arellano, ay nagtuturo rin siya ng batas sa Philippine Law School at National University mula 1913 hanggang 1916. Noong 1921 ay pinakasalan ni Roxas si Trinidad de Leon at sila ay biniyayaan ng dalawang anak na sina Ruby at Gerardo. Naging interesado siya sa politika, kaya umalis siya bilang pribadong sekretaryo at tumakbo bilang gobernador ng Capiz at naglingkod hanggang 1921, at kalaunan ay naging kinatawan ng Capiz noong 1922. Nang lumaon, si Roxas ay naging speaker ng mababang kapulungan mula 27 ng Oktubre taong 1922 hanggang 1923. Mula noon, si Roxas ay naging kaagapay ni Pangulong Quezon at ni Osmeña. Noong 1923, nagtungo si Roxas kasama sina George Bacobo, Jaime de Vera, Catalino Lavadia, Manuel Quezon, Sergio Osmeña at Claro M. Recto sa Estados Unidos upang hilingin ang kalayaan ng Pilipinas. Noong 1932, muli silang nagpunta ni Sergio Osmeña sa Washington D.C. para suportahan ang kampanya para sa kalayaan ng Pilipinas na nilalakad ni Camilo Osias at Pedro Guevara. Hindi naman nasayang ang pagod ni Roxas at Osmeña nang pinalabas ng Kongreso ng Estados Unidos ang Hair Horse Cutting Act. Ngunit, inayawan ito ni Pangulong Quezon. Noong Setyembre taong 1934, kumandidatong muli at nahirang na kinatawan ng Capiz sa Constitutional Convention si Roxas. Nahirang din siyang kalihim ng pananalapi noong 1938 at naging tagapangulo ng National Development Company at National Economic Council noong 22 ng Agosto taong 1938. Noong Nobyembre taong 1941, nahalal siyang Pangulo ng Senado, ngunit hindi siya nakapaglingkod dahil sa pagsiklab ng 2 digmaang pandaigdig. Naglingkod si Roxas bilang isang kawal ng lihim na kilusan ng hukbong militar mula 1942 hanggang 1944 kung saan ay naatasan siyang maging komandante ng hukbo ng Pilipinas at katulong ni General Douglas MacArthur. Buong giting rin siyang nakipaglaban sa Bataan, Corregidor at Mindanao. Ngunit, nabihag siya ng mga Hapones sa Mindanao, subalit pinalaya rin siya ng mga ito, at sa kabila ng lahat ay lihim pa rin siyang naglingkod hanggang sa bumalik ang mga Amerikano. Nang magkaroon ng halalan noong 23 ng Abril taong 1946, si Roxas ay kumandidato at nanalo bilang Pangulo ng Pilipinas at si Elpidio Quirino naman ang kanyang pangalawang pangulo. Nanumpa si Roxas bilang unang pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas noong 4 ng Hulyo taong 1946. Pagkaraan ng kanyang pagtatalaga bilang pangulo ay agad siyang nagtungo sa Washington D.C. kasama si Paul McNutt upang isaayos ang isang negosasyon para sa ibibigay ng Amerika na bayad pinsala sa digmaan na ipinangako ni President Roosevelt para sa tulong pang-ekonomiko.
Sa kanyang panunungkulan ay may naisagawa siyang mga pagbabago tulad ng pagbibigay ng parity rights sa mga citizen, partnership at corporation na Amerikano, sa exploitation at pag-unlad ng katutubong yaman ng bayan, sa operasyon ng mga pambansang pangangailangan sa pamamagitan ng pagbabago sa konstitusyon, at pagtatag ng Rehabilitation Finance Corporation. Nagbukas din siya ng malalaking lupain sa Mindanao upang makapag-ani ng maraming palay sa pamamagitan ng tinatawag na mekanikal na pagtatanim. Bumuo rin siya ng Surplus Property Commission para mamahala sa mga US surplus na ibibigay sa gobyerno ng Pilipinas bilang tulong pang-ekonomiko. Masasabi ring utang sa kanya ang pagkakatatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa kanyang panahon na buo ang batas ng Kongreso sa pagtatag nito. Nagbigay din si Rojas ng amnestiya sa lahat ng nasangkot sa pakikipagtulungan sa mga kaaway. 2 taon pa lamang siya sa paglilingkod bilang Pangulo ng Pilipinas nang siya ay atakihin sa puso, matapos magtalumpati sa Clarkfield, Angeles City, Pampanga noong 15 ng Abril taong 1948. Inilibing ang kanyang mga labi sa Manila North Cemetery. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.